sila ulit, mga bakla. Welcome back sa akin. Meron akong isang na-upload na ano, nagsasalita ako mga 30 minutes na wala pa pala akong mic. Wala pala akong mic. Yan ang hirap eh. Kasi sabi ko kanina, ayoko muna mag-live stream or mag-stream kasi wala akong naiisip na topic. Pero nung naliligo ako kanina, bigla akong gininaw. Tapos naisip ko, aha! Yan, alam ko na yung topic. Naisip ko, naalala ko yung painting na nabili ko. May pinagdaanan kasi ako dati. Tapos nagkaroon ako ng anxiety, ng depression. Okay, so pupunta na tayo sa doktor. Second week. So, mga kapatid. Nagpa-doktor ako. Isa yung masalimuot na ano na yugto sa aking buhay. Mga hindi ko pa kilala si... Hindi ko pa na parang lubos na pag-iisip ang mga bagay-bagay. Hindi ko pa talaga... Hindi ako nag-focus sa religion, sa spirituality. Kaya nagkaroon ako ng anxiety and depression. Totoo yun. Ano nga, so naliligo ako kanina. Tapos, welcome pala sa 6 million viewers natin. Hi, nagparamdam kayo. Share the stream. Mag-thumbs up, like, share. Ano yung sinasabi ko? Mag-thumbs up, mag-puso, mag-care, mag-laugh, mag-cry, or pati angry, pwede na. Eh, basta dumutdot kayo ng isa dyan. Huwag masyadong madami pala. Huwag masyadong maraming dutdot kasi pagbabawalan kayo ng Facebook kapag, di ba, you've reached certain limit. Baka hindi kayo makapag-comment eh. So, hi. Sa mga nanonood, sa mga makakapanood later, napaka educational ng stream na to. I-share ninyo, mag-comment kayo. Ayun na nga. So, nakita ko yung painting. Ay, naalala ko yung painting na nabili ko nung panahong meron pa akong anxiety and depression. Na ang nakalagay doon eh yesterday, now, tsaka tomorrow. Tapos may slash, parang naka-slash yung ano yung yesterday tsaka yung tomorrow. Parang ang ibinibida yung now. Sabi ko, akin na tong painting na to. 'Di ba? May nagalit. May nagagalit. May nagagalit sa atin. Anyway, sabi ko, may painting. Makakatulong to sa akin. Makakatulong to sa aking mental health. Ganyan. So, ayoko kasi mag-isip. Eh. Ayoko masyadong mag-isip mga panahon na yun. Kaya sabi ko, okay to ah. Parang now lang talaga. Diyan ka lang sa moment na to para matigil mga iniisip-isip mo. So, binili ko siya. Tapos sinabit ko sa binta. Ay, sa bintana. Sa dingding. Na-realize ko na mali pala yung concept or idea na yun. Kaya pala hindi ako masyadong natulungan ng painting na yun. Tapos pinapong ko siya na nalaman kong wala ka palang silbi. Nung alam kong cured na ako sa anxiety and depression, opo, meron. Opo, opo. May cure. May gamot. Or cure ang anxiety and depression. Share natin yun soon. God willing. Pero meron. Hindi, actually, na-share ko na si God. Si God ang cure. Anyway, yun na nga, tinapong yung painting na yun kasi nalaman ko na parang gamot lang siya na ang gagawin lang sa'yo ng mga gamot sa anxiety and depression, yung ikakalma ka lang, yung papatigilin lang yung mga iniisip mo. Dadalin ka lang sa isang moment. Sa isang moment na doon ka lang. Ito ka lang. Nakasteady ka lang. Wala kang hinaharap, wala kang nakaraan, andito ka lang. Oo. Ganun yun, ganun yung diwa ng painting na yun. Tapos ganun yung effect ng gamot na ibinibigay ni re-reseta ng mga psychiatrist, psychologist din pwede mag-reseta. I am not, disclaimer, I am not saying na huwag kayong mag-take ng mga medications na ipiniprescribe ng mga psychiatrist at psychologist. I'm not saying that. Ang sa akin, gumamit ako noon, pero ang tinitreat, temporary treatment pala, yun ang gusto kong sabihin. Ang temporarily, tinitreat nila yung symptoms ng anxiety and depression, which is yung maraming pag-iisip, irrational overthinking, tapos yung hindi ka makatulog sa sobrang iniisip mo, sa sobrang pagod mo. Tinitreat nila yun. Parang ikakalma yung utak mo. Kaya ang buhay, wala kang up, wala kang down, wala kang masaya, wala kang malungkot na moment.
matal si Klaway ko. Naiisip ko kasi yung mga panahon na yun na nanggigigil ako ngayon. Bakit? But di ko na-realize na may ang sobrang dali lang pala ng solusyon. Parang luluhod ka lang. Parang tuhod at sahig lang ang gamot. Promise, natatawa lang ako pero seryoso to. Sa lahat ng mga may pinagdadaan ng anxiety and depression, tuhod at sahig. And this is serious. Again, natatawa lang yung kamay ko. Sound effects lang po yan. Pero sa lahat ng mga nanonood, sa 4 million viewers natin dito sa Facebook stream, natutuwa ako. At least may nanonood sa atin. At sa mga makakapanood pa, dali i-upload ko to later. Tuhod at sahig lang. Ganun lang kalayo ang solusyon sa anxiety and depression. Ay, magdadasal ka lang talaga. Tuhod at sahig. Lumukod kung ganun magdasal ka. At tutulungan ka. Magagamot yan. Okay? Ito na nga, sasabi ko, itong painting na to parang yung gamot lang to eh, na parang wala akong up, wala akong down, na tinitenga lang niya ako sa isang moment na parang nasa loob ng straw lang. Parang nasiksik sa isang straw, hindi ka makaurong, hindi ka makasulong, wala ka mapunta, nandun ka lang sa loob ng straw. Tapos yung straw, maliit pa. Maliit pa straw. Wala kang ano, wala. Yan ang ano eh, yan ang nadudulot ng gamot ng anxiety and depression, mga nire-reseta. Parang wala ka talagang may pakiramdam ka na steady. Hindi ka masaya, hindi ka malungkot, steady ka lang. Ganun ako ng halos 2 years or more. Parang ganun lang ako. Tapos nagkakaroon lang ulit ako ng emosyon pag natitigil ko yung gamot. Kasi sobrang lumulungkot naman. Kaya kailangan tuloy-tuloy yung medication pag ganyan. Pero yun nga, ang solusyon at ang gamot, ang tunay na gagamot talaga at hindi temporary ang treatment ng anxiety and depression na tuhod at sahig. Luluhod ka at magkabasan. Payamanin mo ang iyong spirituality at kapag nakatagpo ka ng totoong God at totoong Diyos, magagamot ka. Pero pag hindi ka nagagamot, kahit lumuluhod-luhod ka, nagdadasal-dasal ka, ibang God yan. Mali yung faith mo. I am telling you, mali yung faith na yan. Tulad nga nitong painting na ano, and yung painting palang nabili kong yun, ay isang diwa or parang na-inspire sa concept ng mga Buddhista. Disclaimer, natatawa na naman ako, pero I don't have anything na against sa mga Becky nating friends na Buddhista or na sa Hinduism or kung ano. Nag-share lang ako ng natutunan ko sa sarili ko at sana may makatulong din sa ibang mga kapanood. Okay, love tayo ngayon. Nag-share lang ako. Okay, magkalit. Kaya pala may nag-angry kanina. Nakita niyo yun. Joke lang ako na parang pwedeng angry eh. In-angry nga. May pumasok na parang Becky siya. Anyway, yun na nga. Ang concept kasi ng mga Buddhista, or correct me if I'm wrong, pero ito yung pagkakaalam ko. Don't think about the past, don't think about the future. Parang live in the moment, live in the now. Ito ka lang sa now. Sa mga panahon na yun, ina-advise ko pa yun sa mga kapatid ko, sa mga pamilya ko, sa mga ano ko, kung singkal ko kanikanino na dito lang sa now, yun pala mali yung sinasabi ko. Pero ngayon, I am 100% sure na alam kong tama na itong sinasabi ko, na you have to ano, yan, nag-English kasi. You have to consider, yan. Kailangan pala, ang tama, i-consider mo yung past. Tapos, i-consider mo rin yung future. hindi pwedeng, ano, i-deadman mo kasi ito na. Pakinig na. Ang halaga kasi ng past, kahit ano pang nangyari sa past mo, tuturuan ka niyan eh. Magsisilbi yung parang guide mo na nangyari, kahit hindi sa'yo nangyari, kahit nabalitaan mo nangyari sa iba, kailangan kinakonsider mo yung past kasi may matututunan ka dyan. Kahit hindi sa'yo mismo nangyari, may nangyari sa past, kunwari sa kakilala mo or nabalitaan mo lang na tunay talagang nangyari, hindi chismis ha. Magiging gabay mo yun na
ay, ito yung ginawa niya. Ginawa pala niya yun. Tapos ito yung resulta. Hindi ko nagagawin. Diba? Yan ang importance ng past. Kaya wag kayong magalit sa past. Diba? May mga bagay na, sige, pwede mo iwan, ganyan. Pero wag nyong kalimutan ng todo kasi may naituturo ang past na makakatulong sa inyong present. Diba? Yung past kasi, makakatulong yun sa present mo. At, pag natulungan ka sa present mo, matutulungan ka sa future mo. So, talagang dugtong-dugtong yan. Itong painting na nabili ko talaga dati, na sinasabi, huwag mo isipin yung yesterday, huwag mo isipin yung tomorrow, dito ka lang sa now. Isa pala tong concept ng mga Budista. Doon ka lang dapat sa now, live in the moment, live in the present. Talagang tinapon ko yung painting na yun, na parang, ay nako. Cured na ako sa anxiety and depression ko. Talagang nagamot ako. Parang tinapong ko na siya. Hindi na kita kailangan, wala kang silbi, ganyan. Tapos yung mga natitira ko pang gamot na may natira pa akong mga meds eh sa anxiety and depression. Tapos hindi na ako pumunta sa psychiatrist kasi I feel fine na talaga. I really thank God na talagang nagamot. May cure talaga. Parang nabuksan ng aking isipan. Parang may nakatuklob sa akin na parang napaalis siya. Siguro may, ang naiisip ko ngayon, may demonyo na nakapiggyback sa akin. Tapos yung kamay ng demonyo, kung may kamay man sila. Hindi siya nakaganon sa balikat ko, nakaganon sa pagmumukha. Takip-takip sa mukha ko. Tapos nung na-cure na ako, bigla siyang natumba, naalis siya. Feeling ko talaga, during those moments, na parang bigat-bigat, may nakatulokbong talaga. Wala akong makita, wala akong maintindihan, puro nega vibes. Ang hirap talaga na may anxiety and depression. Pero nga, ang cure dyan, again, gusto ko lang i-reiterate na I don't have anything against sa pag-take ng mga medication na pinaprescribe ng mga psychiatrist or psychologist. Kasi nag-take ko naman ako before, alam ko yung mga results, alam ko yung mga yung epekto sa akin, yung naitulong din sa akin. Pero temporary treatment kasi yun eh. Ang pinupush ko ngayon na i-share eh yung talagang cure. Disclaimer ulit, natatawa yung kamay ko, pero seryoso ito at totoo yung sinasabi ko. Based sa aking experience na gusto ko i-share sa inyo, tuhod at sahig lang talaga. Si God talaga ang nakakapag-cure na wala akong masabi talaga. Kasi totally, walang relapse, walang lapses, walang lapse. Parang pag once na na-cure ka na doon, wala na, hindi na babalik. As in, kung bumalik man yan, maling God yan. I'm telling you. Or talagang mali pa yung faith mo. Kasi kapag tunay yung faith mo, tama yung God na sinasamba mo or pinaniniwalaan mo, hindi ka magkaka-anxiety, hindi ka magkaka-depression eh. Kung meron ka man before, pero natagpuan mo siya or natagpuan ka niya, tapos natagpuan mo siya, nagkita kayo, ni God, yan. Mawawala yon at hindi yun babalik. Okay? Isang sign yan, pag meron kayong anxiety and depression, may nararamdaman kayong mga ganyan, mental issue, mental health nyo ay medyo shaky. Kung nasan man kayong belief or kung denomination or paniniwala or kung ano man, ano lang to, unsolicited advice, nasa sa inyo kung susundin nyo or hindi, pero you have to, English kasi, you have to, bulay-bulay, you have to think, you have to consider reviewing your faith. Kailangan nyong i-check, tama ba tong faith na to? Bakit hindi ako naku-cure? Bakit lalo akong nalulugmok, di ba? Kasi pag si God talaga nilapitan mo, it is impossible na hindi kanya mapagaling. Sa mga nanonood dyan at sa mga makakapanood pa, share nyo to sa mga kaibigan nyo, share the stream, huwag kayong mahiya. Ako lang ito. Sabihin mo, pumikit na lang sila, pakinggan na lang nila ako. Diba? Or kung ayaw naman nila yung boses ko, i-mute na lang nila ako, basahin nila yung bibig ko. Tapos magbulay-bulay lang sila, parang tama ba itong sinasabi ng baklang ko? Araw-araw na lang mag-stream sa Facebook kung ano yung sinasabi. Baka naman, diba, bigyan nyo ng consideration din. Na
na may naituturo sa atin na ang past, may tinuturo yan. Kahit hindi sa iyo nangyari, kahit sa iba nangyari, may bagay kang matututunan na kunyari, ay, ano siya, may ginawa siyang ganyan, yun yung resulta. Siya hindi ko nagagawin kasi nangyari pala yun sa kanya, diba? Ito yung nangyari sa kanila. Kunyari, grupo naman. Ayun, nangyari sa kanila yan. Nangyari sa kanila yan, nag-party-party sila sa room 1207. Ano ba yan? May nangyaring ganun, di ba? Matatawa na naman ako again. Baka na naman i-bash tayo. Yung nangyari kamakailan nung parang New Year, yung isa, sa isang flight attendant, di ba? Nag-party-party sa isang hotel. May dalawang rooms. Ganun. Di ba? So ikaw, kung alam mo na yung di naman sa'yo nangyari, pero nabalitaan mo, ay, ganyan pala yung nangyari sa, di ba? Sa kanila, na may kung ano man, baka may nag-inuman. Alam na nga may lockdown, nag-party-party pa, may quarantine, nagpa-party-party pa. So, ikaw, kahit hindi sa'yo nangyari yun at may nangyari na gano'n, ay, sa sarili mo, may natutuwa ko na hindi ko nagagawin yun. Alam ko, alam niyo yung nagigets niyo yung sinasabi ko. Sana naman nagigets niyo. May naituturo ang past para matulungan ka sa iyong present. At pag natulungan ka sa present mo, matutulungan yung future mo. Connect the dots yan, mga bakla. Kahit ang sinasabi yung paniniwala ng painting na nabili ko before na naku, wag daw yung wag yung yesterday, wag yung tomorrow. Now ka lang. Ay, naku, X. X ka. So, yun na. Nasabi ko na ang aking piece. It's your time to shine. Anong reaction with you. Share this stream sa inyong mga Facebook timeline, sa mga Facebook friends ninyo. Para dumami tayo everyday or God willing tuwing magsistream tayo, marami tayong makikipagkulitan dito sa Facebook na ito. Pag ang Bakla 101 kasi, ginawa ko to para makapag-share ng mga topics na kahit anong topic, basta maire-relate natin sa usapang spiritual or usapang kaluluwa. Basta enjoy lang. May mga background akong mga tumatawa. Pampasaya lang, pampag-good vibes lang kasi mas gusto ko namang maging light yung usapan natin. Pero seryoso yung mga bagay na pinag-uusapan natin na ka-share-share naman. Yung thought na gusto ko ma-share is may matututunan ka sa past. Diba? Huwag mong babalikan yung mga natutunan mo na, kanyari, natutunan mo na bad yung resulta. Huwag mong balikan yun. Gusto ko lang ma-share sa kanila yung mga natutunan ko, yung mga experiences ko. Ganun lang. Kasi ni-invite ko sila manood ng yung mga pinapost ko na Bible study. Kahit isa man lang dyan sa 6 million na nanonood, matutuwa na yung puso ko na manood sila ng ganong stream. Diba? Yung mga, ay, check nyo yung timeline ko. Tapos huwag nyo rin ang kalimutan, check nyo rin yung mga streams ko. Meron ako sa YouTube. Iba naman yun, mga katawan sa YouTube, ganyan, review. Chochu the World, tapos meron akong Kumu, download the app, Kumu. Pero huwag nyo akong kakalimutan, pinaplug ko, tapos kinakalimutan nyo ako. Chochu the World. Pag marami na tayo doon, pwede na ako mag-perform ulit doon. Tapos dito naman sa Facebook. I love Facebook kasi, dito kasi mas yung content ko dito is more makulit lang, pero may yung content ay seryoso. Makulit lang eh. Hindi ko lang ma-explain eh. Huwag kakalimutan ng past ha. Sa mga yun ang natutunan ko kasi, huwag mong kakalimutan yung past. Huwag mong i-ignore ang past kasi may tinuturo ang nakaraan. May ituturo yung past. Kahit hindi nangyari sa'yo, nangyari sa iba, sa ibang grupong nanatao, sa mga kanununuan natin, past yun eh. May ituturo yun sa ating sa present. May ituturo yun sa'yo. Kaya, huwag mong i-ignore yung past para matulong yung mga lessons doon, i-apply mo sa iyong present at matutulungan ka sa iyong future. Okay na yan. Magpakabait tayong lahat, mga Betty. Ano pa ba? Sapat na, naka 30 minutes na ako. Kung i-combine ko yung isa pang live stream na nauna na wala akong mic, which buburahin ko. Na-upload ko eh, pero buburahin ko. Wala akong mic kanina. Naka 1 hour na tayo. Yun na lang. Thank you guys sa inyong pag-participate, pag-comment, sa pakipagkulitan, at sa pag-share ng inyong mga thoughts and ideas. Huwag niyong kalimutan na i-share ang stream na ito. Mag-like, mag-thumbs up, mag-puso, mag-care. May nag-angry, nakita ko. Sinabi ko lang kanina, iaalaw ko, nag-angry naman.
matutulungan kayo spiritually. At kung may pinagdadaanan kayo like anxieties and depression, may sagot talaga dyan. At isang way na yan, yung link na sinasabi ko na pinapost ko sa Facebook timeline ko, isa na yan sa mga daan kung paano ka makikure. Again, tuhod at sahig lang, mga kapatid. Na-cure ako sa anxiety and depression na yan. As in, totally, walang lapse, walang, hindi na bumabalik, cured na ako, hindi ko na tinitake ang mga medicines, hindi na ako nag-gawalaan na, masaya na. Buo na ulit, may lungkot, may saya, nakakaramdam na ulit ako ng mga emotions na alam ko nang kontrolin or alam ko nang naiintindihan ko na, naunawaan ko na. Yan ang resulta kapag meron kang God sa buhay, totoong God sa buhay. Pag meron ka pa rin anxiety and depression kahit na nag-church ka, reviewin mo yung church mo or yung belief mo kasi malamang at sa hindi, may sablay dyan. Kasi pag totoo yung God mo, totoo yung faith mo, totoo yung paniniwala and belief mo, cured ka, makukure ka sa anxiety and depression. Okay, mga kapatid, sa lahat ng mga nanood, I really appreciate you guys. God willing, sa ibang mga araw, makagawa ulit tayo ng ibang mga streams at makita ko kayo ulit. At makipagkulitan, magsabi ng mga thoughts and ideas niya, mag-comment kayo. Salamat sa Diyos, nakakapagbasa naman ako. Medyo malinaw pa yung mata ko, kaya ko pa magbasa. Minsan lang pag mahaba yung comments niyo, tas English pa, mahina ako sa comprehension, ha? Minsan nangyari pagbasa ko, kunyari todo English ang haba, tas nababasa ko nga, pero tas wala akong ma-react. Ibig sabihin, ano yun, hindi ko naiintindihan, kailangan ko pang basahin pagtapos ng stream. And then, don't forget to check out the kaya ko to. Don't forget to check out the streams, yung mga pinopost ko sa timeline, sa Facebook timeline ko. And salamat sa inyong lahat, salamat sa Diyos, and I will see you on the next stream, God willing. Spread the love, mga kapatid. Bye.